Bagyang patihim na ng El Nino ang init sa kasiguran Aurora nitong mga nakalipas na araw. Ang init na yan, perwisyo na sa mga magsasakat, ilang negosyante. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Nagkabitak-bitak na ang lupa sa sakahang ito sa kasiguran Aurora. Bukod sa matinding init, pahirapan din ang patubig. Apektado na po yung, syempre, yung aanihin nila. Nakababad na rin sa sapa ang mga hayop na katuwang nila sa pagsasaka. Pati ilang negosyo tumutumal na. Sa karinderyang ito, kahit tanghali, walang customers na kumakain. Karamihan po sa mga customer natin pag oras po ng alas 12 hanggang alas 3 ay mas ginugusto po nilang mag-stay sa kanilang mga bahay. Yan ang ilang eksena sa kasiguran matapos pumalo sa 45 degrees Celsius ang heat index kahapon. Ang heat index ay yung alinsangang ramdam ng tao na nakabase sa temperatura at humidity ng hangin. Sa nakalipas na 4 na araw, hindi bumaba sa 50 degrees ang heat index doon. Pinakamalala noong Lunes na 60 degrees Celsius. Nasa extreme danger ang level na yan. Ayon sa PAGASA, ang pagsipa na heat index dyan ay kaunting patikim na ng epekto ng El Nino. Kapag pumahina yung ating habagat season and then wala po tayong nakikita mga bagyo, so possible and probable po itong medyo mainit na temperatura. Posible pang tumaas ang heat index pagkatapos ng habagat at amihan season na karaniwang malamig ang panahon. Naiibsan kasi ng mga hangin yan ang epekto ng mainit na temperatura ngayon. Magpapatuloy din ang ganyang heat index sa Metro Manila, Northern at Central Luzon. Kapag medyo napakainit at mataas ang alinsangan, posibleng maya-maya ay uulan na. So, ganon. So, ibig sabihin, may iibsan or hindi tuloy-tuloy yung pagtaas ng heat index natin at this time of the year. Ang pinakadapat paghandaan, sabi ng PAGASA, ang huling quarter ng taon at unang quarter ng 2024 kung kailan bawas na ang pag-ulan dahil sa El Nino. Possible yung extreme danger kung magkaroon ng heat stroke during the warm and dry season. So, yun po yung ating mas paghandaan. Kaya ang Department of Health pinag-iingat ng publiko, lalo na ang mga nakakatanda sa matinding init ng panahon. Lahat kasi tayo pwedeng tamaan ng heat stroke. Akala nila nasa loob sila ng bahay at komportable pa sila. Bigla na lang silang matutumba, mapagkama lang na stroke, eh yung pala ay heat stroke. Emergency po yan sapagkat maring ikamatay. Kaya payo nila sa publiko, umiwas sa matinding sikat ng araw. Lagi ring uminom ng tubig at kumain ng mga matutubig na prutas gaya ng pakwan. Gumamit din ng sunscreen at magsuot ng maninipis na damit. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.